So it has something to do with our family. Discipline your children. Nais ko pong basahin ang pinaka-key-text natin na binasa ni Brother kanina. Makita siya sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. Ito po sa Ingles, sinasabi po dito. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk to them when thou sittest in thy house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Shall we bow our heads? Father in heaven, thank you for being with us today. Bless us as we continue to study the words, and may this be a blessing to each and every one of us. Thank you for the promise, Holy Spirit in our midst. For this all we pray in Jesus' wonderful name. Amen. Discipline your children. Ito po ay isa sa mga program ng Central Luzon Conference. Kung saan bago-bago ito, newly hot bake pa sa ating pamunuan sa Central Luzon Conference. Dito ay sinasabi dito na how to disciple your children. Paano ba natin gagawin yung ating mga anak na mga disciples? And dito po ay sinasabi dito, here of Israel, the Lord our God is one Lord. So ito pinapakilala sa atin ng ating Panginoong Jesus ay isang Diyos. At ito ay atin siyang mamahalin, nakalagay po dito. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, sa buong puso, with all thy soul, and with all thy might. So, pati ang ating kalakasan ay kasama po dito. And sabi dito po sa ating talata ay kailangan mamahalin natin ang ating Panginoon. So, sino po sa inyo dito ang mga nanay na? Lola pa. Yung mga tatay na? Ayan, okay, marami na. At sino naman sa inyo dito ang mga kabataan? Kita ko marami. Mga kabataan na babae at mga lalaki. At sino naman sa inyo ang nagko-contemplate na magiging parents, mommy or daddy later on? Wala? Oh, wala ba talaga ng poplano na mag-aasawa pa? Okay, so ito ay napakahalaga para sa inyo na mga nagko-contemplate din to be parents later on. At dito po ay makita natin kung ano yung panukala ng Panginoon para sa isang pamilya. So, nung kami nag-seminar ng anti-drug sa Quezon City, hindi ko akalain na yung topic ay ukol sa family. How to have a strong family in the community. So, actually, yung target nila is from barangay to barangay. Magkakaroon sila ng mga seminars na kagaya noon. Napakaganda po ng kanilang mga program. At ito ay nakita ko na siguro iko-combine ko ang sermon ko doon sa aming seminar at saka doon sa tinatawag na discipling your children. So, dito po ay makita po natin na ang ating mga anak ay they are our disciples. At sila rin ay magiging disciples ng Panginoon sa pamagitan natin. Sabi nga dito ay don't worry if your children are not listening. Huwag kayong mag-ano na yung mga bata, hindi nakikinig sa inyo. Di ba pag nagsisigaw sa mga bata, oy, makinig kayo, hindi siya nakikinig eh. Huwag tayong mag-worry kasi normal po yun. But, sabi nito, worry if your children will be always watching you.
mag-worry kayo kapag ang mga anak niyo ay parating nakatuon ang pansin sa inyo at kayo ay inoobserbahan. Okay, dito papasok ang tinatawag na opening our opportunities to our children sa paanong paraan. Ang mga bata, masyado sila inquisitive. Parating sila may tanong. At minsan yung mga nanay, pagkat tinatanong, hey, tumigil ka nga, ang dami mong tanong. Diba? Ganun yung ating response sa mga anak natin. At hindi nyo alam na sila ay nagtatanong dahil you are opening to them the opportunity na maaring magiging isa sa mga skills na mararanasan o magkakaroon sila pagdating ng araw. Naalala ko yung aking asawa nung di pa namatay si Daddy, mahilig siya magtanim. Nung kami ay nakatira doon, tsaka kapitbahay kami ni Brother Boy doon sa Amaya, ay malawak yung lupa. At nagtatanong kami doon ng carrots. Yan, nagtatanong kami ng mga kamote, mga gulay, pechay. At yung mga anak ko ay talagang ano sila, sisi sila, ano ba dali ang ginagawa bago tumubo yun. Kaya ini-explain niya sa kanila isa-isa, ito yung gagawin natin, ito yung seeds, i-cultivate natin, and everything. Tinuturo niya, maliit pa yung mga anak ko noon, 3 or 4 years old. Pero, yung asawa ko, hindi siya nag-ganon sa pagtuturo. At tinuturo niya, ganito. And, you know, alam mo, ngayong panahon na to, yung anak ko, nakakuha sila ng lot doon sa bundok. 2,000 square meter yung bunso ko at yung panganay ko ay 2,000 square meter sa Siniloan. Mamaya, may dala akong produkto na galing doon. May dala akong sardin galing po doon. Nakahilig niya magtanim. Nagtatanim sila ng saging. 1,000 piraso na saging. Tinatanim niya doon. Wala ba? Actually, hindi naman siya, pero may mga kasama siya. At patanim siya ng mga gabi. Kaya maraming gabi doon. Kamuting kahoy. Ngayon susunod niya patanim yata yung kalamansi. So, nakuha niya yung ang opportunity nung maliit siya na yung daddy niya mahilig magtanim. Ay, namana niya. Ay, kumakit ka ng ano doon? Napakahirap sa bundok. Sabi niya, ma, ayahan mo. Yan ay kasiyahan ko lang. Kasiyahan niya, the passion. Nagkaroon siya ng passion sa pagpatanim. So, itong mga anak natin ay we must open opportunities for them habang bata pa sila. Or maybe open natin ng opportunities for them in cooking. Yung maliliit na anak ko, maliit pa sila, nagluluto ako ng pancit molo. Hindi ko lang, pag kayo ay taga Iloilo or Negros, alam niya yung pancit molo. At yan ang hilig kong lutuin kasi favorite ko yon. Kaya yung mga anak ko, nung sila ay nag-aral sa Lipa Academy, doon sila nag-high school, sa Lipa Adventist Academy, nagulat ako nung umuwi ako minsan doon sa kanila. Ay, kasi nilipat ko sila sa self-cooked dormitory. Nagluto sila ng pancit molo. Sabi noon, kumakain pa ako ng chicken yung kanila. Sabi ko, bakit kayo alam niyo ba paano magluto? Oo, ma! Ang liit pa kami, nag-observe na ako kami sa inyo. Alam na ang magluto. Eh, napakahirap gawin ng pancit molo. Kasi magano ka pa, mag-roll ka pa. Gagamit ka ng rolling pin. Everything. Mabusisi. Pero sila, nakakagawa sila doon na nagpapakain sila ng kanilang mga doormates ng pancit molo. Sabi ko, ano pala yun? Kaya, they are very, very, at early age, akala ko, yung ginagawa ko ng pagluluto sa bahay ay baliwala sa kanila. Pero nung sila ay nagkaroon na ng independent na opportunity, nasa dorm na sila, ay gumagawa sila, nagluluto sila. Pwede rin sa ating mga opportunities sa sports. Yan, ako mahilig sa basketball nung ako ay elementary, high school at college. Volleyball, ball game. Hanggang ngayon, nagbabasketball pa ako. Pag may mga sport fest. Sabi lang, ma, hindi pa rin mawawala sa iyo. Pero yung mga anak ko, at least may nagmana sa akin, yung aking bunso, ay mahilig siya sa volleyball naman. At saka yung pangalawa. So, ito mga opportunities na binibigay natin sa kanila, habang sila bata pa,
ay later on, madidevelop ito sa kanila because they are always watching their parents. So, parati silang nanonood sa inyo, sa inyong ginagawa. So, sabi po dito ay developing the model to your children. So, kayo yung mga model ng inyong mga anak. Hindi nyo ba alam na sa kakatagalan na pag-observe nila sa inyong mga ginawa, later on, pag sila nagkaroon ng family, yun din sila. Sila din yun. Kung ano yung napag-aralan at natutunan sa inyo, yun din sila pagdating ng araw. So, parents need to be disciples of Jesus Christ. Kailangan nila maging disciples. So, ang mga parents ang unang-unang magiging disciples ng ating Panginoon bago natin gagawing disciples yung ating mga anak. And pangalawa po dito, impress God's call to love Him in your children. Impress natin sa ating mga anak ang pagmamahal natin sa Panginoon. So, makikita nila kung gaano natin ang Panginoon, kamahalang Panginoon, sila rin sa kanilang buhay later, anuman mangyari sa buhay nila, ay sila ay manatili sa ating Panginoon. At sila ay patuloy na mananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po dito sa chapter 6, verse 7, talk Jesus while you are sitting in your homes. Habang kayo ay nakaupo, ay kailangan sasabihin natin sa ating mga anak ang ukol sa ating Panginoong Jesus. Ano bang panahon na tayo ay nakaupo? So, ito yung panahon na tayo ay maaring nag-worship. Nalala ko nung maliit pa kami, yung nanay ko napakatindi yun, saradong kandadong Adventista. Kahit na yung tatay ko ay Catholic, isang pulis, siya ay talagang lahat kami, ito kami magkakapatid. Pag madaling araw na alas 4, ay hilahilan na yung paa namin. Worship, worship, worship. Ay, minsan kami, siyempre, mga bata pa. Ah, mamaya na, nako. Pagkasano mamaya na, bubuusan ng tubig yung paa mo. Hindi ka babangan? Oo, ganun siya katindi. Kaya, siguro hindi ko alam kung ako nagmana sa nanay ko. Pero, kami lahat ay hindi pwede na hindi babangon na itong worship sa Panginoon. So, madaling araw, narinig ang aming mga boses doon sa aming kapitbahay. Kumakanta kami. Madilim-dilim pa yon. Kumakanta kami at nag-worship. At alam mo ba, nung nagkakaroon ako ng family, buti lang naging asako rin ay pastor, ay yun ay hindi nawala sa aming tahanan. At napakaganda, napakaganda na sa umaga bago pumasok sa school yung mga bata ay nagkaroon na ng family worship. Nung ako'y minsan ayokong nahiya akong magtanong kasi minsan sa isang church na aking pinuntahan, nag-speaker ako doon sa Kalooban, tinanong ko, ilan sa inyo ang nagkakaroon pa ng family worship? Nahiya ako sa sarili ko. Isa lang ang nakita ko nagtaas ng kamay. Sabi ko, oh, ganun ba? Ako'y nalungkot na malaman na napakalaki yung church. Pero karamihan sa mga family ay wala na silang family worship. Morning or evening. So, dito ay makikita natin kung gaano kahalaga sa mga bata para itong bakod na nabibigay natin sa kanila. Saan man silang pumunta ay nandun ang salita ng Panginoon ay nakatatak sa kanilang isip because they have worship in the morning. So, at dito rin ang panahon when you walk. Ano bang panahon na lumalakad tayo as family? Bilang isang pamilya. Aba, meron tayong tinatawag na picnic. Diba? Minsan nagkaroon tayo ng swimming or any other activities. Parang pinaka-family bonding. So, ito ang opportunity na ipakita natin sa mga anak natin na ang Panginoon ay napakabuti sa ating buhay.
So this is what we call Thanksgiving na pinapakita natin sa mga anak natin na napakabuti ng Panginoon sa nakaraan sa ating buhay. Birthday, di ba? Pag may mga okasyon. So ito yung panahon na we go out together or we as family ay nagkakaroon ng pagtitipon-tipon. Ito yung panahon din ang maipakita natin, maipadama natin sa mga anak natin na ang Diyos ay napakabuti. At ang pangatlo dito ay talk to them when you are lying down. Okay, naalala ko nung maliit pa kami, mahilig yung nanay ko kasi mag yung bedtime stories. Okay. So, sana nga marami sa ating mga magulang ang meron pang tinatawag ng mga bedtime stories book. Yung kay Maxwell, yung Bible Story o Bible Friends. Yun ay hindi nawawala sa aming tahanan nung maliit pa kami. Kaya, kahit pa ulit-ulit na kinikwento ng nanay ko yung kwento ni Goliath, David. Alam ko na yung kwento eh. Diba? Paulit-ulit na kasi yun. Pero, nakikinig pa rin ako. Kasi gusto kong makita yung marinig yung ending. Yung ending na natanggal yung ulo ni Goliath ng isang batang si David. So itong mga kwento na ito na binibigay natin sa kanila bago sila matulog ay napakagandang example na maranasan ng mga kabataan ito ang kagalakan na maging kasama ang mga tao ng Diyos sa Biblia na ating kinikwento sa kanila. And talk about them when you wake up. Kapag bumangon tayo, ito yung family time in the morning and then in the evening. So makita po natin na sa lahat ng ating ginagawa, sabi ng Panginoon, ito ay utos ng Panginoon. Ating ipadama sa ating mga anak ang kahalagahan ng ating Panginoong Jesus sa ating buhay. So, sa pagbalik-balik na ginagawa natin dito sa ating mga anak hanggang sila ay lumaki, sila ay matatag na nakipagrelasyon sa ating Panginoon Jesus. So, kung titingnan po natin, ay makita natin na ang mga batang ito ay ipinagkaloob sa atin.